Okay, hintay muna tayo ng mga 1 minute na makapag-start. Anyway, bago tayo mag-start, about loan app. So, magko-comment muna ako doon sa nangyari doon sa mga katangat kabubuhan. Okay, meron ako, magko-comment lang ako dito regarding sa ano ha. Allow me to comment. It's personal. Personal lang to guys. Opinion ko lang to. Regarding dito sa may namatay daw matanda, regarding kay Angel Oxim. Okay? Regarding sa community pantry. Okay, yung naganap ni Angel Oxim. So, dito muna ako magko-comment kasi personal muna. So, give me 5 minutes, no? So, kasi aside from being a vlogger sa mga loan app, dati rin ako tirador ng mga bobo. Okay? Yung mga bobong dilawan. Hindihan nyo. Kaya ang daming bobo sa Pilipinas kasi sa mga dilawan. Yung utak talaga nila, puro mga kabubuhan. Okay? Ganito guys, 5 minutes muna ha. Dito sa, kukomment muna ako dito kay Angel Oxin sa pantry community, community pantry niya. No? Si Angel Oxin ha, nag-announce ng community pantry sa kanyang Facebook page tsaka sa Twitter niya na may million followers. Okay? Intindihin nyo ha, million. So magkakaroon ng community pantry. Magseset dito sa isang barangay. Hindi siya nakipag-coordinate. Isiisipin mo ha, ang daming tao ang pupunta. Million ang ano ang mga supporters o mga fans niya. Okay? Kaya niya bang i-handle 'yon? Ha? Si Angel Oxin? Alam niyo si Angel Oxin ha, yung tito niyan si Norik Olminares ay suportado ang mga National New People's Army, ang NPA. Ulitin ko ha, NPA. Ang mga NPA, mga criminal at terorista. Okay? Terorista. Okay? Si Norik Olminares, yan, ay suportado ang mga NPA na tsuhin ni Angel Oxin. Ay, intindihan niyo na ha. Ibig sabihin, terorista, mga mamatay tao. Demonyo. So, ano connection ni ano doon? Ni Angel Oxin? Malinaw, di ba? Okay, doon sa community pantry, kukomment lang ako, ha? Ang dami talaga mga tangat bobo, sa totoo lang. Okay, kayo mga sumusuporta nito kay Angel Oxin. Maganda intention ni Angel Oxin, tumulong talaga kasi nangangailangan. Pero, palpak. Hindi pinag-isipan. Isa yung halimbawa ng kabubuhan. Naiintindihan nyo, isang balimbawa yan ng kabubuhan at katangahan. Okay? May namatay. Siyempre, nag-announce ka sa Twitter mo, sa FB mo, million followers na magkakaroon ka miliwara din, hindi mo kaya i-handle. Tapos 300 na tao lang ibibigyan mo pala. Ano yung na-expect ko? Ibang tao, mga matatanda, ay pupunta ron. Hindi ba naman gago? Hindi ba naman hindi nag-iisip? Sana kung mag-a-announce ka man lang ng ganun, kaya mo o meron ka ng prospect ko sino lang bibigyan mo yung first 300 person na bibigyan mo. Okay? Oh. So ngayon, may namatay. Siyempre, sagot niya ni Angel Oxin. Ganyan. Ang gusto nila, ang gusto ng mga yan, kasi NPA connected yung mga yan, para i-discredit ang gobyerno. Okay? Para magmukhang masama ang gobyerno. Tapos sisihin ang Duterte administration na naman. Kasalanan ng isang barangay, kasalanan ng local government, bakit isisisi sa national government? Diba? Okay. Good luck na lang sa mga taong naniniwala sa dilawan, ang mga bobo. Kaya daming bobo sa totoo lang. Hindi uusad ang bansa kung ganyan ang mentalidad ng mga tao. Sa next election, ha? Kung patunayan nyo na hindi kayo bobo, tanggalin nyo na yung mga dilawan na yan. Bakit? Anyway guys, balik tayo sa loan app. Sa mga loan apps, dito balik tayo. Meron na, nakarating na sa Senado yan. Alam nyo guys, nakarating na sa Senado ang mga complaints sa loan apps yan, sa mga harassment. Sino humawak? Kayo nakarating. Hontiveros. Risa Hontiveros. Ano na nangyari? Basura na.
wala na. Hindi na tayo inintindi. Hanggang dun lang pala. Bakit? Kasi ang trabaho nitong Risa Hontiveros na to ay sirain ng gobyerno. Ayaw nilang gampanan ang kanilang mga trabaho. Ang daming nakapending na batas na hindi nila maipasa. Sa totoo lang. Okay? Marami ang tikain, sinusulo ng Pangulo. Ha? O, hindi matupad-tupad kasi dumadaan muna yan sa lower house, Congress, susunod sa Senado at bago sa Pangulo. Ganun ang sistema. Hindi agad-agad sa Pangulo yan. Lalo na yung mga complain natin, sinasabi nyo na ito ha, sa mga loan apps ha, yung da-direct ka sa Pangulo, no? Hindi kayo basta-basta makakapag-direct ng ganun basta-basta. Dadaan may proseso yan. Oh, ngayon, nasa na? So, may silbi ba yung mga senador na binoto niyo? Risa Hontiveros, Dilawan, Kiko Pangilinan, at isa pa tong baluga na to na si Nancy Binay, at si Grace pong walang kwenta. Halos lahat ng senador eh. Hindi kayo matulungan guys, hindi tayo matulungan. Kaya mahirap ang bansa natin. So, totoo lang. Tignan nyo sa mga loan up na yan, nakarating na kay Risa yan, ha? Wala nangyari. So, iboboto nyo pa ba yan? Next election? Nakarating na sa Senado, ha? Ulitin ko, nakarating sa Senado. Oh, ngayon, may nangyari ba? Last year pa yan. Sige, mga Dilawan. Ako, nakadilaw ako, pero hindi ako Dilawan. Daan mo. Hindi ako kasing bobo ng mga Dilawan. Okay. Yun ang sinasabi ko. So next election guys, huwag nyo nang iboboto yan. Dapat palang noon palang 2019, may mga complain na yung mga loan apps na yan. Dapat, nahuhuli na yung agad yan. Kasi hindi tayo napapakinggan. Kaya hirap umuso ng batas. Hirap ang Pilipinas natin. Sobrang hirap. Hindi kaya ng Pangulo mag-isa yan. Kung ibang bansa, mayayang bansa, mayayang bansa, bagsak, tayo pa kaya? Alam niyo mga loan officer, mostly ang magmamayari niyan is mga Koreano, Chinese at Indiano. Ba dyan? Sila. Napasok tayo. Tignan niyo mga biktima, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang dami dyan na biktima ng loan app. Scam. Basahin nyo yung balita sa ibang bansa, sa India at saka sa Korea. Uso din ang mga harassment. Mga loan apps din ang problema. Shaming din ha. Namamahiya din. Parang sa atin. O, trainable sila. Train sila. Eh, hindi sila masugpo-sugpo. Ang hirap sugpuin. Naiintindihan nyo? Sige, boto nyo pa yan mga yan. Mga Dilawan. Boto nyo pa yan sa Senado. Next election, guys. Huwag nyo iboto ang bobo. Kasi alam ko, ang daming bobo eh. Hindi kayo naaawa sa sarili nyo. Alam nyo guys, tayo magtutulungan dito. Hindi ba? Tayo mga Pilipino. Natutuwa ako, nandyan ang Pangulo. Pinasara yung ABS-CBN na yan. Dahil puro fake news lang naman ang pinapakita niya, puro ang balita niya, headline, masama ang gobyerno, ang gusto ng tao, wasakin ang gobyerno. Alam nyo guys, yun ang mindset ng ano natin ngayon eh. Ang gusto ng media, paikutin niya ang utak ng tao. Okay? Paikutin, para magalit ang mga tao sa gobyerno. Masira ang gobyerno at ang mamamuno dyan ay isang komunista. Naiintindihan nyo. Gusto nyo ba maging communist ang paano natin, bansa natin? Tulad dun sa North Korea, halos kanya na magmamayari na yung buong bansa. Naiintindihan nyo yan. Mahirap na ang ngayon. So, ngayon, so dahil maaga pa, so please guys, next election, I prepare to vote Sara Duterte or Marcos, guys. Marcos. Takot sila sa mga Marcos. Ayaw nila ng mga Marcos. Why?
Trillion ang pera ng mga Marcos, guys. Ha? Trillion ang pera nila. Yon ay kinita ni Ferdinand Marcos sa kaniyang, siyempre, bago siya maging presidente, marami na siyang napanalong mga batas. So, gamit ang kanyang pera, ginto, o trillion, marami mapapagawa ito. Magiging kalaban siya ng negosyante. Babagsak ang mga negosyante rito sa Pilipinas. Siyempre, yung mga bilihin natin, mumura yan, bababa yan. Okay. Giginhawa ang mga natin dito. Maniwala kayo. Alam niyo ba, during pandemic, si Ferdinand Marcos, Ferdinand Marcos Jr., si Bongbong, siya ang nag-propose ng ano yun eh, siya nagpag ano yun, yung tawag dito, yung sa bangko, yung bayanihan. Di ba nagang bayanan para yung extension o sa mga lending. Si Bongbong Marcos ang nagkanan. Kasi pasakit nga yan, alam ko may bayaring nga sa bangko sa mga lending. Yan, katulong siya ng maganda sa lahat. Lalo sa may mga utang. Okay, so next election guys ha, don't forget, do not vote Dilawan. Okay, huwag bumoto ng bobo. Alam mo kayo guys, naging bobo rin kayo eh. Sa loob na pangalan, sa mga proseso ng ano, di nyo nga alam eh. Mas boboto kayo. Pag binoto yung mga bobo, mas bobo kayo. Parang ganun lang sa loan na. Pag ginawa kayong bobo ng mga loan, ng mga agent na yan, mas bobo kayo. O totoo lang. Kung kayo may utak, hindi kayo maluloko. O totoo lang, hindi kayo maluloko. Hindi kayo matatakot. Kung alam nyo ang batas, o meron kayong idea sa due process, hindi kayo matatakot. Okay. Napapansin nyo guys, no? Sa mga text nila, merong hinahatulan ka na nila na guilty. No? Ito, nagsampan na kami nagreklam sa'yo, napirmanan daw yung kaso, may hearing ka na, sunod, may warrant of arrest ka na. Diba? Alam nyo yung ganung pananakot nila. Hindi na totoo yun, guys. Hindi totoo. Matagal pa, patagal na proseso bago kanila mapatunayan yan. Ang mga loans na yan, mga utang nyo guys, kahit umabot pa yan ng 1 million na yan dahil sa interest, pagdating sa korte yan, tatapkasin yung interest na yan, may principal na lang ang babayaran ninyo. Hindi papasayan, ganyang interest, hindi papasayan. Sa totoo lang. Hanggang principal amount na lang ang kaya nilang ibigay sa kanila. Akalain nyo, umabot pa sa korte, sabihin natin na niloan mo is 10,000, tapos in the, after 1 year, umabot na ng 500,000. Siyempre, nagsampa ka na sa korte, dumaan sa korte, ganito, ganito, mukhang tanga, nagbayad ka ng attorney. Tapos pagdating na sa, ano, hearing o sa ano na, sabihin sa inyo ng ano ng korte, oy, wala na, hindi pwede yung ganyang interest, kailangan principal na lang ang babayaran. 10K lang, babayaran mo. Kasi nga, hindi nga papasayo sa batas yung ganung interest. Okay. Suspended yun. Interest niya, parang wala na yun, nalang visa yun. Bali, wala na yung interest yun. Kaya walang papatol sa ano dyan, sa loan, walang pumapatol dyan. Sa totoo lang. Talagang 3,000 na nilang mo, kukulong pa, no? Kaya nga ginagamit nila yung pangaharas eh. Alam mo ba kaya sila nangaharas? Kasi, hindi nila kayo ipakulong. Okay, masyado nang, ano eh. May iba kasi, matalino eh. Hindi ko naman nila lahat kayo ha. Meron din iba dyan na mautak na rin. Okay, so alam niyo yung proseso ng batas na hindi kayo nakukulong dyan. So, ginagawa nila, nangaharas sila para kayo magbayad kayo, kaya takot kayo para gano'n. Doon kayo dinadaan. Kasi hindi naman niya kayo kaya ipakulong eh. Kung hindi kayo kaya takutin sa demand letter, yung mga ganyan, hindi kayo nadadaan sa gano'n, parang dadaan na kayo sa pananakot. Diba may kasabihan na kung hindi kayo kaya daan sa santong paspasan, ay sa santong dasalan, dadaanin kayo sa paspasan, di ba? Ganun ang ginagawa ng mga agent. Wala silang alam. Ano nila? Mga bobo. Naiintindihan nyo?
Kaya guys, no, huwag kayong papalamon ng buo. Ha? Naiintindihan nyo, ha? Magtiwala ka lang kayo sa sarili ninyo. Kaya nyo yan. Ang dami nga yan sa member ko sa GC. Sa group chat natin, ang dami-dami nyo na, guys. Sobrang dami nyo na. So ngayon, malalakas na loob ninyo. Matatapang kayo. Nagtatawa na lang kayo dyan. Nung nakaraang linggo, iyak kayo ng iyak sa akin. Chat kayo ng chat. Sir, anong gagawin ko rito? Sir, Supremo to. Anak ka ng waiting. O ngayon, ano ngayon? Tumatawa na lang kayo. So, naniwala kayo. O, may nakulong ba? Sige nga. Sino yung mga nakulong dyan? Sino may mga nakulong? Guys, uulitin ko, yung mga loan app, magsasara na yan. Bilang ka lang ng 2 buwan, baka yung ibang dyan loan app, sarado na. Hindi wala na sa Play Store or hindi na gumagana yung apps nila. Ganun lang yun. Magpapalit na naman ng ano yan, magpapalit na naman ng loan app yan, mapalit na ng pangalan yan. Siyempre tayo, aware na tayo. Diba? Sa mga ganyan. Ano na natin yan? Oo. So, magpapabiktima ka pa ba? Huwag na. Guys, ang loan app lang ang bayaran nyo. Ang loan app lang na bayaran nyo is si ano, si Tala. Kung alam nyo yung interest niya is mababa at hindi nang haharas, ulitin ko, hindi nang haharas, hindi na nanakot, bayaran nyo, guys. Kasi pinakinabangan nyo yung pera. Okay, naiintindihan, pinakinabangan nyo yun, ginamit nyo eh. Bayaran yan. Pero ibang usapan kasi kapag nang haras. Okay, ibang usapan kapag nang haras. Yung damage niya, yung depression, stress, takot, pamamahiya, ang ginawa niya sa'yo. Diba? Hindi mo na ba, huwag mo nang bayaran yun. Kasi kapag binayaran yun, paano na lang ginawa niya ng damage sa'yo? Ganun-ganun na lang, hanayaan mo na lang. Eh, wala kang kasalanan eh. Alam niyo guys, kahit umabot pa ng ano yan, yung, di ba na-delay ka ng isang araw, madelay ka ng 5 araw, okay lang. Kaya mong bayaran sa interchange, pero yung hinaras ka dahil na-delay ka lang, hindi tama yun. Kasi kahit delay ka ng 5 araw, basta kaya mong bayaran, walang problema, basta't hindi sila nangaharas, hindi sila nananakot. Naintindihan mo? Ako dati may loan up din ako, pero nalagaan ko, kasi hindi naman nila ako hinaras. Nalagaan ko sila. Tsaka nagbabayad ako sa kanila. Pero yung time talagang may mga loan up dyan talaga na demonyo, bigla kang mag-text blast. Di ba? Kukontakin, mumurahin, hindi tama yun. Huwag mo talagang bayaran. Nananakot, demanda. Si Tala talaga mangungulit yan. Okay? Baka naman ganito guys ha. Marami kayong loan up, tapos ang daming natawag sa'yo. Baka naman si Tala, tawag at tawag, binablock mo din, dinadami mo sa pagbablock. Huwag yun naman idama yun, kasi mabait naman sila. Maayos sila nagpahiram sa inyo. Maayos nyo rin ibalik yung pera. Okay? Give and take lang tayo. Ayokong imulat din kayo sa mga ganun na nagpapautang tapos pinautang kayo tapos hindi nyo babayaran. Alam mo, obligation natin yung magbayaran talaga yan. Ang pinupoint out ko lang dito sa mga, para sa mga hindi nakakaintindi, yung damage na ginawa nila sa mga tao. Diba? Kaya ako ini-encourage na huwag bayaran kasi sa ginawa nilang danyos. Okay? Yun ang pinapoint ko. Wala tayong pakialam kahit man illegal, kahit wala sila sa SEC, kahit di sila SEC registered, pero pag nagpautang naman sila, maayos naman sila, kausap, bayaran nyo. Kahit sino yan, bayaran nyo guys. Huwag yung takmuhan. Kasi darating yung point, paano kung dumating yung time na kayo naman, kailangan kayo ng pera, wala na kayo ng utangan, sino na lang papayaram sa inyo? Diba? Wala. Oo.
Siyempre, di naman, huwag naman sana tayo mabuhay sa puro utang-utang. Utang dito, utang. Try to invest. Okay, try to invest. Huwag yung ang pera palabas. Okay, huwag ganun. Uulitin ko ha, ang pera kasi, mahalaga yan. Kailangan natin marunong tayo mag-handle ng pera. Alam ko may mga delays lang tayo sa sahod o kulang yung kaya tayo nangungutang. So hanggat kayo magtipid kasi ang hirap ng buhay ngayon. Lalo na't maraming nawawala ng trabaho. Okay? So, lahat ngayon ng pananakot nila, okay, lahat ng pananakot nila, huwag kayong matakot. Okay? Pwede nyo naman sagutin yung mga, huwag na kayo mag-download ng call blocker. Huwag na kayo mag-download. Huwag kayo matatakot. Bakit ba kayo matatakot sagutin yung mga tawag nila? Ako nga sinasagot ko eh. Sabi, hello, pwede kayo ganito? Sino nga na to? Si Kusog Pera to. Kung bayad mo, ba't di ka nagbabayad? Kung di po post ko mukha mo sa face nila. Garating ko na agad yung ganon. Ako ko lang, ah, ganon ba? Sige, ito. Tinatapat yung cellphone ko dun sa electric pan, sa TV. Yan, kayo mag-usap. Baka masagot ka sa tanong mo. Nagroon ko. Papuro pa na nakot eh. Hindi ko nga bayaran. Black. Ganun kasi eh. Hindi naman ako lalamunin yun eh. Lalamunin ba ako niyan? Mamatay ba ako na tawag nila? Alam mo sila nai-stress. Alam niya mga agent nai-stress yan. Alam ang dami nilang records. Siguro mga sekrebetin sa kwentang tao na sa listahan nila. Tawagan nila isa-isa yun. Mahirap makipag-usap sa phone. Kaya minsan siguro, stress sila eh. Ganun siya na magsalita. Tapos nagbabagta. Magtataka kayo pagsapit ng ilang araw. Hello sir, good morning po. Baka naman pwede po kayo magbayad na kahit partial lang. Diba biglang bumait ang mga demonyo. Huwag kayong magpapaano doon na, papautok. Okay? Hindi uso partial, hindi yan makikredit. Parang binayaran nyo na extensions, pero wala. Sayang ang pera ninyo. Okay? Sayang lang yun. So ganito, kung kayo gusto nyo magpa-member sa akin sa GC, pwede naman kayo magpa-member. Makamagawa na rin ang paraan ninyo, yung mga problema ninyo. So yun nga lang, meron tayong membership fee at one valid ID. So para aware ako kung sino-sino kayo. Okay? Na kailangan ko i-records for the record setre kung ba pangalan ninyo. Anyway, sa GC masaya na tayo. So sa mga gusto magpa-member, walang problema kami. Sa GC masaya na kami. So open ko lang ngayon yung topic natin, yung sa co-op. So magpapautang ako guys, meron akong loan, napapalong ako, ganun, 20% monthly. So syempre for the meantime is maliit muna ang i-approve ko. So 20% na yung interest per month. 1 month yun ha, 30 days. Hindi mo 30 days kasi hindi naman lahat 30 days yung ano eh. Kalendaryo eh. So basta 1 month. Okay, basta 1 month yun, so 20%. Kaya example nga lang, nag-loan ka ng 10,000. So sa May, okay, sa May, babayar mo is 12,000. Eh nakabayad ka lang ng 6,000. So may balance ka pa ng 6,000. Pagdating ng June, yung 6,000 na balance mo, tutubo na yun ang 20%. So, yun ang babayaran mo. Ganun tayo. Mas maliit naman to, kaysa naman kay Tala. Kay Tala kasi, nagmahal kasi maraming service fee. Pag nag-ano ka, kapag nag-loan ka doon, meron kang yung kakaltas pa doon sa padala, diba sa remittance, wala pa doon interest, o wala pa doon ibang fee. Malaki din. Unlike sa akin, talaga, kung maglo-loan kayo sa akin, is 20% interest. Fix na yon. Mas mababa pa yun, parang Mumbai, ano lang, tubo. Okay? Pwede nyo bayaran. Depende sa inyo kung ilang terms nyo babayaran. Basta, tumutubo siya ng 20% a month. So, yung approval ninyo, syempre, depende yan. Base sa records ko. Okay? Yun, makakatulong din sa iba to. Sa mga GC members ko lang pwede, oh. Lalo na sa mga matatagal na sa GC ko. Siyempre, yung tiwala ko sa inyo, sa iba, lalo na sa matatagal sa GC ko.
ma-approve naman kayo. So, mag-start ako magpa-loan by June. Okay. Hopefully, sana after ng birthday ko, sana makapunta yung iba. Pagkita-kita tayo. Okay? So, ngayon, dinadrop ko pala yung contract o yung mga dapat kong gawin. So, tsaka sinesave ko pa yung mga lalo nyo, informations. Okay. Diba? Ito kasi, kisa naman sa ano kayo mag-loan, sa mga peso Q, ano ba ito, Pashkas, di ba, yung mag-loan ka ng 3,500, makukuha mo lang is 2,000. Tapos, in 7 days, babayaan mo 3,500. So, magkano interest? 1,500 a week, di ba? Ang laki. So, para yung 2,000, ang interest ng 2,000 is 1,500 a week. E sa akin, 20% is 400. Tingnan mo naman yung difference. Per month pa yun, ha? Oh. Per month pa. Kasi alam ko kayo nahihirapan din kayo maghanap ng mga Bombay. Kaya kayo tumapatol sa mga loan up kasi mabilis ang ma-disburse yung pera. Kaya sa loan up kayo pumapasok. So dito sa akin walang problem. Mabilis din naman yan as long as syempre yung hinihingi kong requirements sa inyo may submit nyo. Okay? May pakita nyo sa akin. Siyempre, mga kailangan din ako ng mga pictures, mga ganto-ganto, at yung FB nyo, siyempre. Diba? Siyempre, ganun talaga. Madadaan naman ako sa pakiusap. Ayoko lang yung darating na kakaloan mo lang, hindi ka na agad nagbayad. Parang binilak mo pa ako sa Facebook. Diba? Talaga nga yung umbayad. Mangyayari ka talaga sa akin. Diba? May araw ka talaga sa akin. Talaga nananadya ka na. Hindi ka marunong makipag-usap. Yung tipong para kang tuta ka ng loan. Nag-loan ka sa akin. Para kang tuta. Diba? Amo-awang. Pero yung bagatin ng baal, masisingiling ka na. Para kang tigre. Diba? Ayari ka talaga sa akin. Diba? Kaya sinisave ko lahat ng mga information mo. Diba? Pulpa nga sa agent. Diba? Nakaligtas kayo. Sa akin, hindi kayo makakaligtas. Pero no way, ako naman, hindi naman ako ganun. Ayoko lang dumating sa point ng ganon. Kasi unlike sa mga loan app, one day delay ka lang, mumurahin ka na, harassin ka naman. Sa akin pwede mo na ako pakiusapan. Okay, sa mga ganon. Pwede ba interest na lang muna babayaran ko? Pwede ba gato na lang muna? Hindi ko bayad ng full? Ganun. Walang problema. Basta nasa pag-uusap yan. At ayoko naman siyempre yung balasubas na itong loan ka, nisa wala kang may bayad. Yung klase yun. Diba? So may hiningi rin ako ng mga requirements. Kailangan makompleto. So abangan yan by June, mag-start na ako. Good luck na lang sa ating mga sa GC ko. So mag-start na ako doon. Okay? So para sa mga taong gipit. Okay. Siyempre, mas mauna ma-approve. Yung matatagal na. Okay, yung mga matatagal na. Sa GC. Sila yung mas mauna ma-approve. At kailangan na-edit yung FB. Ayoko nang bago yung FB. Bagong gawa, dinili yung FB. Kailangan yung dating FB. Okay? Tsaka, guys, ano pa? Questions natin. Ano pa pwede maging natin pag-usapan? Kasi kung puro load up na lang kasi ang pag-uusapan natin. Kasi puro, yun na rin ang topic ko. Sa lahat ng videos na upload ko is same din lang naman ang sinasabi ko. Okay? So, inaabangan nyo lang din kasi yung mga, syempre, yung mga videos ko, pakapalakas din ng loob sa inyo para mabuhayan kayo. Okay. So, ayun, ha? So, panoorin nyo lahat ng aking mga in-upload na video. Ang dami ko nang in-upload, guys. Paulit-ulit lang yan. So, yung mga topics ko ganun din. Kasi, busy na rin ako eh. Medyo may work na rin ako sa umaga. Sa gabi na rin ako available. Sa gabi na rin ako mag-chat. Ang dami yung PM. Sa akin, mga PM yung guys, hindi ko na masyadong, mga walang, hindi masyadong importante. Hindi ko na masyadong binibigyan ng pansin. Sinisim ko na lang. Kasi ang dami mas importante kung dapat ko pang sagutin. Okay? Una sa lahat ha, ganito lang ang technique dyan ha. Step 1, private your Facebook. Okay? Yan ang una kong ano. Okay? Number 1 sa lahat kasi ang step 4 is a private. Kailangan marunong ako mag-private. So, meron na akong in-upload dyan. Pero hindi pa kompleto yun. Hindi ko kinomplete yun kasi
ayokong sabihin kompleto sa video. Pag member ka ng GC, sasabihin ko sa iyo paano itawag ito, i-private nyo 100% yung FB nyo. Alam ko kung paano tinira yung mga agent na yan. Kaya tinuturo ko kayo, pag member na kayo, sige ganito yan, marami ka pang kulang, hindi ka pa 100%, nag-view pa nila yung mga friends mo, nakikita ko pa. So hindi nyo alam paano mag-private. Kaya matatakot ka talaga, yung sinasabi mo naka-private ka, pero kung nag-message sa'yo yung loan up, binanggit yung mga friends mo, pero naka-private ka, paano? Kasi nga, may kulang ka pa. Okay. Hindi ko siya ma-discuss dito dahil hindi nyo maiintindihan. Sa GC, i-check ko yan sa GC, pag member ka. So, ayun, i-check ko kung wala na ba ako nakikita. So, diba? Kung may nakikita pa ba ako. Pag wala na akong nakita, na-check ko yung FB mo, wala akong makikita rito, wala na akong makita. So, kahit mag-post, nyari ako agent, kahit mag-post, i-post ko mukha mo. I-post ko sa mga friends mo, hindi ko magawa kasi wala nga akong nakikita. Ganun yung pinapagawa ko sa inyo para matuto kayo. 100% safe na ang inyong Facebook. Kahit makareceive pa kayo ng threat sa kanila na i-post ko mukha mo. Okay? Sa ganito, sa friends mo, sa mga friends mo, pao, diba? Huwag ka nang matakot kasi hindi nga niyan, wala nga siyang nakikita eh. Hindi niya nga niya makita friends mo, paano niya ma-i-post? Ang gagawin na lang ng agent, ipopost niya yung mukha mo, yung ID mo na may selfie ka, ipopost niya sa wall niya na naka-public. Ulitin ko ah, ipopost niya, nyari ako na lang, ako yung agent. Ipopost ko yung mukha mo sa wall ko, sa news feeds ko na naka-public. Nagets niyo? Ulitin ko ha, ipopost ko yung mukha ninyo, ha? Sa wall ko o sa news feed ko na scammer ka, tapos ko yun. Ang tanong guys, kaya ito ang tanong, ito ang tanong, makikita ba ng friends mo yung pinost ko? Ang tanong, makikita ba ng friends mo yung pinost ko? Syempre hindi. Bakit hindi? Bakit hindi makikita? Eh, naka-public. Ulitin ko ha. Hindi makikita ng friends mo yung pinost ko kasi hindi naman kami friends ng friends mo. Kaya hindi yan dadaan sa news feeds niya. O, sir, paano niya makikita yung post mo? Ganito lang yan. Kapag inad ko yung friends mo, inaccept niya, at ako naging friends na kami ng friends mo, at ako nag-post, dadaan sa news feeds niya, makikita niya. Maiintindihan nyo. Maiintindihan niya. Okay. Kaya kayo, mag-ingat kayo sa pag-accept ng mga taong nag-invite sa'yo ng friend request. Huwag kayong accept ng accept. Delikado kung hindi kilala. Okay? Maliwanag yan. Lesson learned yan. Kasi hindi nyo kilala. So, habang maaga, tignan nyo muna. I-view nyo muna kung sino ba ito. Marami bang friends to? Bakit kunti lang ang friends? Bakit ko i-accept? Sino to? Troll ng Facebook. Ang ginawa niyang Facebook is 2021 din. Yung taon lang. Tapos, papa-accept. Pag kunti lang ang friends. Ano klase yun? Diba? Kunti lang yung post, wala nag-like sa mga post, doon wala mapapansin eh. Diba? Ganon. Huwag kayong matakot pag naka 100% na ang inyong Facebook, huwag na kayong matakot. Ako kaya kong i-check kung ang Facebook nyo is 100%. Yung iba na marami nagawa, may nagawa yung iba eh, kasi may kulang sila talaga. Mostly walang naka-perfect guys ha. Sa kayo sa mga GC ko lang, kayo lahat ng mga nagba-member sa akin, walang naka-perfect sa inyo guys. Walang naka-perfect kung paano mag 100% safe ang Facebook niyo. Walang naka 100%.
kahit bagu-baguin mo pangalan mo, kaya kitang i-trace. Coco Agent, baguin mo pangalan mo, kahit maging Chinese character pa yan, kaya kong malaman yan. Kaya ulitin ko, ako Agent, ikaw, kahit mag-change ano ka pa dyan, change name ka, mag-Chinese, kaya kitang hanapin. Hindi yan nyo? So may pinagagawa ako, guys. Naiintindihan nyo na. Yun. May isa kayong hindi nalalaman. Ako nakaalam. Ako nakaalam. Alam ko paano silang tumira, guys, mga Eja. Alam ko. Ang galing nila. So, totoo lang. Ang galing nila. Pero mas magaling ako sa kanila. Alam ko yan. Oh. Diba? Hindi nyo napapansin, nakikita yung nahanap ka. Una, maraming way para bakit ka mahanap. Pag unang-una sa ano mo eh, Gcash mo. Kasi sa Gcash yung ID mo, kailangan humid, kailangan certified yung ID mo. Ito, totoo. Diba? Pangalawa sa Viber. Yung account nyo guys sa Viber, make it sure hindi yun, hindi siya tawag dito, hindi real name ang ilalagay mo kasi nahahanap yung survivor. Okay, pero don't worry, kahit i-chat ka lang sa survivor, walang problema, wala naman siyang makikita ron eh. Block mo lang yun, wag lang sa messenger, kasi sa FB kasi delikado yun, talaga saan tayo makakakita. Okay, tayo makakita nyo. Naiintindihan mo. Kaya sandun yung lahat ng mga ano ko, yung mga guides ko, steps ko kung gagawin nyo. Diba? Isipin yung maigi eh. Kaya mag-isip. Ako, kampante ko eh. Alam nyo guys, pinost ako. Natatawa. Pinost daw ako ng isang agent. So, ako pinost. Hindi ako tatakot, guys. Natatawa ako. Hindi sa natatakot ako i-post ako. Bakit ako matatakot? Eh, naka-live na ako sa YouTube ko eh. Pwede niya nila akong gawan ng issue eh. Sa mukha akong to, pwede nilang gawan to. Scammer ako, sabihin scammer ako, ganito ganito. Pwede nilang gawin yan. Wala akong pakialam. Gawin nila, post nila kung i-post. Hindi ako takot. Kasi saan nila ipapost yun? Sabi daw, pinost daw. Ako, hindi ko alam kung saan pinost. Okay, saan pinost? Hindi ko nga alam eh. Oh, pinost ko na yung mukha mo, sabi nila yung ano. Saan? Sa groups. Okay. Million ang groups. Daming groups sa buong mundo. Daming FB groups sa buong mundo. Buy and sell. Sabi ko ba? Buy and sell. So, accept ba ng admin yun? Kasi minsan may admin moderator eh. Yung bago nila i-accept yun. Diba yung pinost mo? I-accept muna nila or titik review muna nila bago nila i-accept. Diba? Mga ganon. Ang daming ganon. Buy and sell. Diba? Natakot tumakbo sa buy and sell. Ako ba, natakot ba ako i-post nila ako sa buy and sell? Wala ko pa kailan. Mas maganda i-post nga nila, baka may bumili pa eh. Kaso nga lang, itsura ko dun guys, nakakatawa, nakakahiya. Hindi ako nahihiya sa mga pinabla, nahihiya ako sa itsura ko, kaya natawa ako. Natawa ako, pinas niya ako, hindi ko naman makikita yun eh. Mamalay ko. Sa yung pinost, wala akong pakialam. Pusya sa wall niya. Eh, pinost niya sa wall niya yun. Hindi naman makikita ng friends ko yun eh. Bakit friends ba sila ng friends ko? Ayun. Yun yung pinapoint ko. Sa papaprivate ng Facebook, wala silang makikita.
Diba? Check muna tayo ng time. So, it's 9:02. Nag-start yata kami 8:30. Huwag matakot sa post. Magpo-post sila sa ano, sa page daw ng company mo. Natanong ka lang ba nila yung page ng company mo? Okay. Iba daw nakapag-post eh. Nakapag-post. Hindi ko yun na lang. Sa ano mo, sa katrabaho mo, scam yan. Huwag yung paki-delete na lang. Hindi ka naman basta-basta matatanggal sa trabaho, guys, ng ganun. Yung nakita ng boss mo. Kaya ako boss mo. Nakita ko yung post. Hindi agad ako maniniwala dun. Guys, yung boss nyo, hindi basta-basta mamaawa yun sa employee ko. Sabihin nyo na, sir, kaya ako nahack po ka ako si account ko, hindi ko ako alam na ganyan yan. Bakit niya, ano, ginagawa sa ako, hindi ko kilala yun. Hinack po nila yung account ko, may nag-hack po, inuwi po mga information ko. Kailangan po sa mga illegal, siguro identity theft. Kasi po ma'am, uso po, sir, boss, hindi mo nang, uso po kasi identity theft, kaya ginagawa nila, kinukuha nila. So, either may na-download akong link na na-access yung phone ko, nakuha lahat. Baka ganun mo pa ako. Sabihin nyo sa boss nyo. So, yung boss, hindi kayo basta-basta tatanggal sa trabaho. Mawala kayo ng trabaho. No. Hindi ka lang ang proseso. Guys, ha. Pagdating sa trabaho, sa kung ano, may due process din yan. Bago ka tanggalin sa trabaho, kailangan mapatunayan mo na yung ginawa mo. Kailangan labag sa kumpanya yung ginawa mo. Yun ba? Sinasabi na lang scam ka doon ng 100,000. Tingin mo naniniwala yung kumpanya mo na ganun-ganun na lang na walang ebidensya. Siyempre, hihingan ka nila ng report. Uy, ano itong lumalabas sa ganyan? Although nakakaya man, harapin mo na. Huwag ka na matakot. Kasi ganito po na may nagpo-post ganyan na wala po. Yung account ko kasi hack po, pinuha, may in-access or hindi ko po alam. So, hindi ko alam kung anong kasalanan ko dyan. So, if ever naman po ako mapatunayan nila yung paratang nila sa akin ng scam o ganyan, so, handa ho akong harapin yan. So, kahit dito, kahit papuntahin nyo ako dito yan, papuntahin nyo sa trabaho kung mapapatunayan niya. Sabihin mo sa boss mo yun, harapin mo. Mapapatunayan niya po na ganun ang ginawa ko. Diba? Huwag kayong mahiya, explain nyo sa boss mo. Diba? Hindi yan papatulan ng boss mo. Kahit sino pa yan. Okay. May iniliha ka nun. Tandaan nyo, pati barangay ninyo. Pag sinabi, magpo-post sila sa FB page ng barangay ninyo, tatawagan ng kapitan nyo. Guys, yung kapitan nyo, hindi yung tanga, hindi bobo. Hindi yan maniniwala ng gano'n na nag-scam ka doon sa 100,000 sa kumpanya nyo, na ganyan-ganyan. Hindi mangingialam yan sa personal mong buhay. Yung boss mo, barangay kapitan nyo, hindi mangingialam yan. Unless, meron na silang napatunayan sa'yo o may ebidensya na gano'n nga. Kaya hindi ka matatanggal sa trabaho. Although nakakaya nga, pinapost ka, harapin mo. So maganda kasi yung ina-admit mo, meron kang yung ginagawa mo na hinaharap mo yung ganyan, mas nakikita nila ng mga boss mo, barangay mo na willing ka, willing ka na to surrender yourself. Ever, ma-prove nila na yung mga paratang nila sa'yo. Kaya ako, kunyari guys, ganito, pinost ako, sasabihin ko na sa boss ko, sir, ganito, kung totoo man yan, handa akong, kung mapatunayan man yan, handa akong mag-resign sa kumpanya. Okay? Yung mga paratang na yan, kung maglalabas ng ebidensya. Kaya po, yung account kong yan, hinak po yan at ginamit sa mga illegal, mga ganon. Kinuha yung mga pictures ko, mga ganito. Wala namang proof, lamang sila ma-proof na demanda, ganyan-ganyan, wala. Kung totoo man yan, sir, handa ho akong mag-resign sa company. Ganun sabihin nyo. Hindi ba sa nangangatugunan, matatanggal ka sa trabaho, baka tanggalin ka, no. Pakihingan ka ng explanation yan. Basta sabihin mo lang, sir, boss, kung mapatunayan lang yan, handa ho akong mag-resign. Doon pa lang sa sinabi nyo, guys.
makikita ng boss yung sincerity ninyo na ikayo ay inosente sa mga paratang nila. Naiintindihan nyo? Pag nakita nila yon, maniwala kayo, pag gano'n ang sinabi ninyo, kahit sa barangay kapitan ninyo, tapos sinabi sa barangay ninyo na, kap, kung mapatunayan man nila na may scam ako 100,000, o, kayo na, bahala na po ba ang batas? Pero yung ginawa nila pamamaya sa akin, unless na magkaharap kami ng taong yan, hindi ako magdadalawang isip na sampahan ng kaso yan. Kapag hindi niya napatunayan. Ganun lang kasimple magpapaliwanag. Nasa tamang pagpapaliwanag yan, guys. Okay? Hindi matapang ka. Magmukha kang matapang sa sarili mo. Huwag kang magpapatakot. Lalamunan ka ng takot. Basta alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung ginagawa nila. Maparatang nila sa'yo. Naintindihan nyo? Huwag kayong matakot sa mga bantak nila. Okay, lalo lang sa mga demanda, hindi yung totoo. Kasi nga may proseso. Yung iba, alam nila kung saan nagtatrabaho, si search nila, sa barangay mo. Mas maganda nga yung kontakin yung barangay mo eh. Tingnan natin kung hanggang kaya, hanggang saan ang kaya nila makapag-usap. Lalo kung hindi maniniwala yung barangay nyo. Diba? Ganun lang ako nga, nung piliwanag ko lang, sabi ko, yung credit card ako, alam nyo naman sa mga credit card, madala yung mga modus-modus na, hinahack ko yung, hinahack yung email, hinahack yung Facebook, ganun. Totoo naman sa nangyari sa atin, di ba? Kayo, totoo, hinak yung mga information nyo. Hindi dapat sinasabi yun. Okay? Hindi dapat siraan ka. Okay? Naiintindihan nyo, maging matapang ka. Patunayan mo sa sarili mo. Kaya nga ginagawa na naman ngayon, nagka-de-detrip na lang. Bubutasin ko yung ulo mo sa tibay ng mukha mo, kapal na mukha mo, hindi ka nagbabayad. Para script ng isang ano, kontrabida eh. Naiintindihan nyo, isipin nyo yung mga sinasabi ko, guys. Itatak nyo lagi sa isipan ninyo. Huwag kayo magpapalamon ng takot sa kanila. Ganun lang. Yung ba sa inyo, takot patatanggal ako sa trabaho? Yung proseso yan. Medyo process. Wala sa company rules yan. Hindi mo nilabag yung rules ng company. Hindi ka umabsent, hindi ka palabsent, hindi ka palalate. Wala kang ginawang krimen sa kumpanya. Bakit kita tatanggalin? Baka ako mabos mo. Eh may nag-post ng ganyan. Bakit ako maniniwala? Asa nag-proof nila? Yun. Diba? Huwag kayong maniwala. Diba? Maniniwala sa inyong boss mo kasi empleyado kayo eh. Mas maintindihan kayo. Mas singin niya yung side mo. Kasi mas matagal nila kayo kilala. Okay, huwag yung panghinaan yung loob. Ano pa guys, kung may mga tanong sana kayo, no? Kaso guys, hindi ko nababasa talaga yung mga comments nyo. Kung may mga comments kayo, hindi ko mabasa. Wala dito eh, hindi ko ma-view. Ewan ko paano setup dito sa Facebook na ito, bakit hindi ko mabasa. Hindi ko alam kung ano nangyayari. So guys, no, it's 9:11. Alam nyo guys, kanina talaga pag-isip ko ng umaga, busy ako alas 6, parang ang tulog ko is dire-diretso, pero parang feeling ko pag-isip ko ng umaga, pagod na pagod pa din ako. Tapos natulog ulit ako, gising ako ng alas 7. I feel tired. Kumain ulit ako after ko mag-breakfast. Pababala ko ng kinain, inantok na naman ako, tulog na naman ako, balik na naman ako sa higaan ko. Gising naman ako mga alas Jesus. Basta nakahiga lang ako. Pero piling ko pagod pa rin ako eh. Gusto ko pa matulog. Hindi ko alam bakit ano nangyari sa ano ko.
Okay, bakit pagod ako? Tapos, dito tanghali, gusto ko ulit matulog. So, umidlip ako ng 12, alas 2 hanggang alas 3. Tulog ako eh, isang oras sa idlip. Mas pagkatira naman ng mga alas 5, medyo pagod na naman ako, gusto ko naman matulog. Hindi ko alam, wala naman ako siya nung ginagawa, parang gusto ko lang talaga magpahinga. Ay, dito something, may isang bagay nagpapastress ako. Meron akong, guys, meron akong depression. Ayoko lang sabihin sa inyo, depressions. So kaya ako I feel tired. Meron akong pinagdadaanan, depressions. Ano yun eh, masyado na siyang, ang depression kasi talaga sakit talaga to. So minsan mga time na hindi ko siya makontrol. So ginagawa ko, nagpapahinga ako. Parang feeling stress talaga ako for something. Tsaka ako sasabihin sa inyo kung ano yung, pinag-aaralan ko pa kung saan, ano yung nagdudulot sa akin ng stress. Para emotional stress. Hindi ba emotional, basta something may iniisip ako na nagdudulot sa akin ng stress na hindi ko maiwasan. Okay. Hindi nyo pa kasi alam. Pero yun talaga yun. Ang tindi. Depression talaga. Kayo, alam ko nakakaranas kayo depressions. Sa ola, oo, yes. Ganun talaga. Pero iba yun sa akin talaga eh. Sa inyo kasi may takot. Ako hindi ako natatakot sa mga lungga kaya hindi naman ako de-depressed dyan eh. Oo. Kaya guys kayo ha, huwag kayong matatakot din sa mga pananakot. Huwag kayong magpa-depress, huwag kayong magpa-stress. Focus lang kayo dyan. Yung pera, yung papapartial nyo, huwag nyo nang bayaran. Kung alam nyo ng haras, nanira sila sa pagkatao ninyo, huwag nyo na silang bayaran. Bayad ka na. Okay. Kung may mga loan na kayong kilala na hindi naman ang haras sa inyo, mabait ka usap, hindi na nakot, kung alam nyo lang ha, kung sino yun, kasi hindi nyo, sa daming numbers, hindi nyo alam kung sino mabait, sino yun hindi. Sa daming yung ola, hindi nyo alam kung sino yung mabait, sino rin yung magalang, hindi nyo alam. So, nasa sa inyo yun, guys, kung babayaran nyo pa o hindi. Okay? Kaya basta manang haras, bayad na kayo. Manakot, bayad na kayo. Ganun lang yun. Bastos, bagong bayaran. Minura ka, pinakot ka. Diba? May poto sa Facebook, kausapin yung contacts mo. Bagong bayaran. Ganun lang kasimple. Okay? Anyway guys, it's 9:15 na. So I think I have to take a rest na rin. Kaya sinabi ko, parang pagod talaga ako eh. Kasi bukas may pasok na naman. Diba? Actually, hindi pa ako ready pumasok sa work kasi parang gusto ko muna magpahinga. So, kailangan ko muna. No? Pero anyway, no, bahala ko ulitin ko sa June, no, start na tayo ng, hopefully, mag-start na tayo ng palong. Magpapalong na ako, guys. Magpapalong na ako. Para huwag na kayo kumapit sa mga loan up na malabibigat na interest. Magpapalong. Kung mabilis lang ang disbursement, basta makomply nyo ng requirements, ma-approve kayo. Okay? Ganun lang yun. Siyempre magbayad naman kayo. Kasi ayoko rin naman, hindi ko naman kayo tinuruan na maging scammer at estafador. Okay? Basta, napag-usap kayo, sinabi ko, napag-uusapan natin yan. Okay? Naayos ang pag-uusap. Pero kung talagang yung parang tumapit ka sa akin na parang tuta, kailangan sisingilin ka, para kang tigre. Pa naman ang mga. Huwag naman ganun. Ha? Yung mga load up niyan, balasubas yun talaga. Yung marami sa kanila, yung wala ka pang duty. Mga haras na. Hindi na tama yun. Kaya talaga huwag bayaran. Okay? So guys, papahinga muna ako. So manonood muna ako ng mga YouTube horror. So yun kasi ang aking favorite panoorin. Mga horror, Naruto, yung mga pinanonood ko. Mga adventure, yung mga animal, insects, yung mga ganon. Then, nature, yan ang mahilig ko panoorin. Astronomy, yan ang mahilig ko panoorin. Tsaka sa mga science fictions, yung mga Marvels, yung mga superpowers, yan. Yun ang madalas ko panoorin. So guys, papahinga muna ako kasi medyo pagod. So hopefully kayo, maging maayos kayo ngayon, maka-move on na. And maraming salamat sa inyo at naka-move on na karamihan sa inyo. Anyway, pahabol lang na message, no?
si Robert sa GC ko ay pupunta sa Kamkrami yata or basta magpapalit sila na complain. Yung mga list, mga member nagpasa na ng mga evidence nila. So mag-send sila doon. Personal silang pupunta. So they will update me on Tuesday. So siguro by Wednesday mag-vlog ulit ako. So para malaman ko kung yung status ng complain nila. Okay. Kaya pabalitan ko kayo doon. Si Robert, maasahan natin yan sa pagdating niya sa mga complain-complain, puputa sa ganito. Ako, maasahan niyo ako sa ganyan, privacy ninyo sa Facebook, yung access nila, ano ba ba. Basta yung paano kontrolin yung isipan mo. I-set natin yung isipan mo sa maayos na hindi ka tatatakot. Hindi kang pante ka. Si Robert siya nang bahala dyan sa mga complain-complain, puputa na sa doon. Sa balitan ko kayo din guys, no? So salamat sa mga tumulong. Okay? Maraming salamat po. So magandang gabi po. Ulitin ko po, huwag po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, The Supremo Extremo. Okay? Subscribe po, huwag po lang puro nood. Mag-subscribe para yung mga videos ko updated, ma-notify kayo. Okay? Para mabilis nyo mapanood agad. Okay po? Guys, maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.